Sa inilabas sa 2021 National Expenditure Program ng Department of Education, umabot ang alokasyon sa feeding program ng 5.975 billion. Ngayong naharap tayo sa matinding banta ng kalusugan, paano pagtitibayin ang feeding bilang susi ng tagumpay sa pag-aaral? Ngayong si COVID ay patuloy na nanghasik ng kapahamakan, tuloy pa ba ang sustansyang hinahangad? Malnutrisyon ang isa sa pinakamalaking problema na kinakaharap ng kagawaran ng edukasyon. Ang kalusugan ang nagsisilbing sustansya sa pagkatuto ng bawat bata. Napapanahon ang pagtulay at pakikipaglaban sa nutrisyon sa kabila ng nag-aalburutong banta ng COVID-19. Narito ang kwento na dapat una pa rin ang kalusugan, saan man, kailan man, anuman, sa mga pakpak ng nutrisyon. Mahabang panahon lang nakikipaglaban ang Pilipinas sa wasto, tapat at sapat na kalusugan ng bawat batang Pilipino. Lumalabas sa pag-aaral na madalas ang hindi nakababasa ay ang mga kulang sa nutrisyon at severely wasted. Isa ang Supon Elementary School sa magbibigay mukha sa ganitong kalakaran. Sa ngayong panuruang taon, naging matagumpay naman ang aming implementasyon ng aming MILK program. Natutuwa kami dahil kami ay tinutulungan ng aming mga purok presidents. Sila ay tumutulong sa pagbabahay-bahay, paghahatid ng mga gatas sa ating mga beneficiaries araw-araw. Siyempre, kasama din kaisa natin ang ating punong barangay na si Barangay Captain Danilo Simtim ng Barangay San Jose. Nagiging madali at magaan ang pagpapatupad ng ating MILK program dahil sa tulong ng ating mga stakeholders. Lumabas sa datos ng paaralan na ang mga batang kulang sa nutrisyon ay hindi nakababasa at nakauunawa. O kung nakababasa man, ay kulang naman sa pag-unawa. Malaki ang naging impact nito sa ating mga mag-aaral, lalong-lalo na sa kanilang pag-aaral. Siyempre, yung ating mga estudyante ay naging motivated sa pag-aaral. Naging inspired sila sa pagsagot ng kanilang mga SLMs dahil nagiging malusog ang kanilang pangangatawan. Naging mas mahirap ang pagsasakatuparan ng feeding program ngayong taon dahil bawal ang face-to-face sa paaralan. Ginasunod naman first ang health protocol naton. So in-house to house ginamon ang mga bata para ma-ensure gid namon kag ma-sure gid namon nga ang ginahatag sang gobyerno nga mga bulig makaabot gid sa recipient naton nga mga estudyante. Mga bata nga natagaan namon sang fresh milk daw medyo nag-okay sila kay daw nag pagsik man ang lawas nila kay makita mo gid sa observation mga naka-recover ng ilang mga lawas. Isa ang batang si Lito sa mga nakatanggap ng feeding program ng paaralan. Mahirap siyang makabasa dahil walang aalalay sa kanya dahil hindi rin marunong magbasa ang kanyang mga magulang. Doble dagok ang kinakaharap ng bata dahil malaki ang papel ng magulang sa pagkatutong modular. Salamat gid sa DepEd, sa ginahatag nila, sa suporta sa feedings sa school sa mga bata. Tungod sa ilang feedings, naging maayo ang kahimtangan sa kalawasan sa kabataan. Naging maalam kag naging healthy ang mga bata tungod sa ilang ginahatag na suporta sa ilang feeding. Iba ang papel ng feeding sa kasalukuyan. Paiigdingin ang pagkatutong modular dahil magiging sustansya nila ito upang masagutan ang bawat gawain o activity na hinihingi sa module. Magbibigay niti sa labi ng mga batang minsan lamang makakain ng masagana at masustansyang pagkain. So the division office is doing meetings with the barangay captains and city nutrition office to help us distribute and monitor our implementation. Our learners are satisfied for our milk distribution. We have a next feeding program for 2020, so it is composed of nutritious food products and also milk component. This time, we double our number of beneficiaries from 3,894 to 7,788. The nutritious food products will be given for 60 days and the milk component will be given for 30 days. Sapat na sustansya, tamang nutrisyon, wastong pagkain.
para lahat makasagot sa module, para lahat may bala. Lahat ay nakikibaka sa panahon ngayon na kalusugan ng una, marapat lamang nasabihin, edukasyong malusog ang bida, pakpak na nutrisyon, makakamta na. Maraming din salamat sa DepEd. Ako si Relay J. Ohanola para sa DepEd 12 sa ERE. Kasama lahat, kasali lahat at para sa lahat.